So hey guys, no, what's up sa inyong lahat. Tantang Gaming na naman nga pala at isa na naman panay bagong Axie video ang atid natin sa inyong mga idol. So bali ang topic natin ngayon guys, no, explain ko sa inyo yung mga pagkakamali na ginawa natin sa arena. Alright, so mayroon akong limang video na inanda dito guys, no, limang talo natin siya sa arena. Explain ko sa inyo yung mga, ano nga ba yung mga pagkakamali na ginawa natin kung bakit tayo natalo. And yun na, paano natin siya itatama. Alright, so para at least guys, meron kayo matutunan or makuhang knowledge para at least maiwasan nyo na siyang gawin sa paglalaro nyo ng arena. Alright, so yun guys, no, simulan natin sa video na to. So yun guys, no, bali panoorin lang muna natin tong buong video na to. Alright, so bali para at least magkaroon tayo ng idea kung ano nga ba yung nangyari dito sa gameplay na to. Alright, so bali guys, comment lang kayo sa comment section guys ang opinion nyo kung ano yung possible na tingin nyo na mga mali na ginawa natin dito sa video na to. Alright, so ang gagawin ko naman is pagtapos din itong video na to, isasabihin ko rin yung tingin ko na mali na ginawa ko rito sa video natin na to or sa gameplay natin na to. Alright, so simulan na natin. So yun, no, dalawang disguise and isang yam. So marami siyang energy. So nag-backdoor na tayo agad guys, no? Kasi kompleto naman na yung pang-backdoor natin. And ayun nga, na-no-turn tayo, no? Mamaya guys, explain ko yan. So bali, na-no-turn tayo. So hindi natin napatay yung aqua niya, no? So dalawang yam na yung binitaw niya. Right? So nag-hilang tayo. Nagagawan tayo ng isa and isang October threat na yung binitaw niya. And yun, napatay natin yung ano niya, ako niya. Hindi naman na nakatira. So good yun. Napag-destroy tayo ng energy. And wala siyang mananakaw sa atin. Dalawang vegetal bite na and dalawang October threat na yung binitaw niya. Alright, so yung card size na sana na. Nandiyan na sa Termi. So baka ibabalik na yung dito yung cards niya sa may plants, sa plant niya guys, no. Ayun, bumalik na nga. Yun. Diyan tayo nagkamali rin tayo guys sa part na yun, no. Kinain natin yung yam. Egg bomb. Nanotoy natin siya. Alright. Buhay pa naman yung plant, yung bird natin. 115. So yun, nawala na yung cards nung bird sa may deck, no. Sa baba. So patay na yan. Alright, so buhay pa naman tayo, 45 natitira. And yun nga, nag-heal tayo ng dalawa. Pero sobrang sakit na ng lason guys, no? Dahil 7 na yan, no? Yun, namatay tayo. Namatay tayo sa lason. Alright? So, yun. Kita nyo naman siguro, guys, no? Kung ano yung... Nakita nyo naman siguro kung ano yung ginawa natin doon. And comment lang sa comment section kung ano yung sa tingin nyo na mali na ginawa natin. Pero para sa akin, guys, ang mali na ginawa ko dito is meron tayong isang pagkakamali dito sa ano? Dito sa pag-backdoor natin, no? Kasi... Pero actually, hindi naman siya mali, guys, no? Kasi kung titignan din kasi natin, guys... Diba nag-backdoor tayo dyan? Pero kung titignan nyo rin yung number 3 natin, kung titignan nyo rin number 3 natin guys, wala rin talaga siyang cards. Ayan. Kung titignan nyo guys, no? Ayan. Kung titignan nyo guys, no? Wala rin talagang cards yung number 3 natin. Yung number 3 na aqua natin. Wala rin talaga siyang cards. Kaya wala talaga tayong choice kundi itira talaga tong number 4 natin aqua. Para mapang-backup natin para mapatay tong aqua. Alright, so yun. So yun, at least dyan, clear tayo dyan guys, no, na wala talaga tayong choice dyan. Kaya,
kumbaga high risk high reward. Pero yun nga, namatay yung ano natin. So, hindi tayo nag-reward dun sa part na yun, no? So, napatay. Pero all goods naman dahil napatay din naman natin siya nang hindi na nakakatira. Alright? So, at isa pa rin sa napansin ko na pagkakamali natin is yung ano, yung dito. Yung kinain natin yung yam niya. Dito, kinain natin yung yam niya, guys. Yan, sarong-salo natin yung yam. Yan tayo natalo. Kasi nakain natin yung yam niya, no? Siguro naging 7 yung ano niya. So, ibig sabihin, 7 per round, per turn yan. So, masakit talaga yan, guys. Right, so... yun. Hindi ako nagtipid lang ako ng energy dito, guys, eh. Sinadya ako talaga magtipid ng energy dito para meron tayong energy sa ano natin, sa aqua natin. Kasi sinadya ako na talaga i-sacrifice ng bird, eh. Ayan. Sinadya ako na may energy tayo dito sa may ano natin, sa aqua, para next round hindi tayo maubusan ng energy. Pero yun nga, hindi talaga nagsapat, guys, no? Hindi siya sumapat. Kasi sobrang sakit talaga ng lason. Dalawang heal lang ito matama. Hindi talaga sumapat, guys, no? Ayan. Ayun, ayun lang, guys. Ayun yung sa tingin kong mali natin. Yung dun sa part na yam, dun tayo nagkamali, dun talaga sa may yam. Kaya dapat, minsan i-anticipate din talaga natin yung ano. Minsan i-anticipate din natin kung kailan titirahin yung ram. Pero sobrang hirap, actually sobrang hirap din ng ganung bagay, no? Yung ganung pagkakataon na i-predict mo kung ano ititira niya. Pero siguro, ang para sa akin, ang pinakamagandang ginawa sana natin doon is dapat napatay na agad natin yung plant. Diba? Dapat napatay na natin agad yung plant para at least yung yam niya is, yun nga, hindi natin masyadong naramdaman. Kasi, diba, nagamit niya na yung dalawang yam niya nung ano, guys, no? Nung una-unang deck. Pangalawang deck, bumalik na. Doon natin nakain yung yam niya. So, dapat sa unang deck pa lang, mapatay na agad natin, dapat pinatay na agad natin yung ano, yung plant, no? So, yun. Yun yung mga pagkakamali natin dito sa may gameplay natin na to. Alright? Yun naman, guys, ano ulit, panorin ulit natin siya, guys, no? Para at least magkaroon tayo ng idea sa kung ano yung nangyari dito sa may gameplay na to. Ano lang to, guys, na 1 minute and 9 seconds lang to. So, mabilis lang to, guys. So, yun, start na natin. In-early natin yung ano niya, guys, no? In-early natin yung plant niya. So, yan, round 2 pa lang, wala na siyang plant. Sakit niya masyado, guys, no? Inano-auto yung isa natin, guys, no? Yun. Round 6 lang, guys. Tapos na. Right, so yun. Ano sa tingin nyo, guys? Ano sa tingin nyo yung pagkakamali natin dun, guys? Kasi, yun, comment lang kayo, guys, no? Comment kayo sa, ano, sa comment section kung ano yung sa tingin nyo yung mali natin sa part na to, no? Kasi para sa akin, nagkamali talaga tayo dito. Isa rin to sa pagkakamali natin, no? Yung na-noter yung isa natin. Kasi 3 energy yung nagastos natin dyan. Kung tinipid siguro natin yan, guys, no, is possible, baka meron tayong sapat na energy para dito sa dalawa na to. Pero, balit pa rin yung chance, guys, no, na manalo tayo dun kasi. Meron kasi itong meron siyang plus speed, no, so mauunahan niya talaga tayo. So, siguro talo pa rin tayo sa ganung pagkakataon, no. Ang isa ko pang sa tingin ko na dapat ning ginawa para manalo tayo dito sa laban na to is dapat pala, guys, ang ginawa natin, instead of pinatay natin yung plant niya,
dapat ang ginawa pala natin, guys, is nagbawas tayo ng isang ano, isang aqua niya. Alam mo yun, guys, nagigets yung point ko. Kasi pag bumawas kasi tayo ng isang aqua niya, ang mangyayari, guys, mahati yung bigayan ng cards sa plant tapos sa aqua niya. So, ang mangyayari, yung plant niya naman kasi wala naman damage. Malit yung chance na ano, pag tumira tong aqua niya, next round, baka wala na siyang cards, no? Kasi ang nangyari dito, guys, nung napatay na yung aqua niya kasi, palitan lang sila ng tira, 4 cards ng 4 cards eh, kada round eh. Nakigets nyo, guys? Ibig sabihin, kapag ka-plant yung natira, baka impossible na mangyari dito, nanalo pa tayo. Kasi tulad nyan, nangyari dito, minalas din tayo sa cards. Kung titignan nyo, guys, no? Isang beses lang tayo binigyan dyan ng ano? Ng destroy energy. Ayan, guys, so, round 3. Ayan, round 4. Round 4, wala na. And round 5, wala rin. Diba, guys? Kung titignan nyo, round 6. Kung titignan nyo, guys, no, walang binigay na cards or binigay na ano sa atin. Walang binigay na destroy energy sa atin. So, dun sa part na yun, malas tayo dun. Pero tingin ko, kung ang ginawa natin, yung aqua nga yung pinatay natin, yung isang aqua lang yung pinatay natin, medyo tatagal yung laban. So, ang mangyayari, baka madrohan tayo nung Goda. So, sa pagkakataon na yun, medyo lalamang tayo sa pagkakataon na yun, no? Kasi, yun nga, tatagal yung laban, mas maganda yung madodraw sa ating mga cards. Possible pa nga, baka nakapag-backdoor ulit tayo ng pangalawang beses. Tapos, aqua naman, yung pang-isang aqua niya na natira, yung mababackdoor natin. Yun lang naman yung tingin ko, guys, no? Siguro, try nyo rin yung suggestion ko na yun, na kapag may nakalabang kayong AAP, try nyo, guys, kung may backdoor yung lineup nyo, no? Try nyo na, ano, na backdoor rin yung isang aqua para mahati yung pagbibigay ng cards sa dalawa, sa plant tapos sa aqua. Sa ganun kasi pagkakataon, doon lang natin mapipigilan yung aqua na dumamage ng dumamage, eh. Alright, nangigets nyo, guys? Ayun lang sa may gameplay natin na to. Alright? Dito, guys, no, panoorin ulit natin siya. Yan, all good yung ginawa natin, guys. All good yung ginawa natin dyan, guys, no? Naka-destroy tayo ng dalawang energy. So, 3 energy lang siya. Tinira niya na. Buhay pa naman. Patay rin natin yung isang aqua niya, no? Nakanakaw siya ng isa. Re-energy sa next round. Hindi yun, inubos niya ulit. Wah, nag-critical ah. Nag-all in tayo. Buhay pa din. Lagi siya ng isang energy and nakapag-heal tayo. Egg bomb. Patay yata yung ano natin. Bird natin. Buhay pa rin. Nakapag-heal pa. Buhay pa rin. Buhay pa rin ang yawa.
Hmm? Ayun na. Talo na tayo, guys. Round 11. Mm-hmm. Ayun, guys, no? Tingin nyo. Tingin nyo, guys, saan tayo nagkamali doon. Kasi para sa akin, dito tayo nagkamali, guys, no? Na-sustain niya ng sobra yung plant niya. Kaya nangyari, guys, is yun, napamaga yung dalawa nating aqua. Ang maganda sana natin ginawa dito, guys, no? Dapat pala ang ginawa natin is binurse na natin siya dito kanina, saan ba yun? Napin natin. Dito, guys, no? Di ba ang ginawa natin dito is dalawang ano? Yung nag-all-in tayo, saan ba yun? Napin natin yung nag-all-in tayo. Ito, nag-all-in tayo dyan, guys, oh. Yan, nag-all-in tayo. Dapat pala ginawa natin dito, guys. Actually, tama lang naman pala to, no? Yung tira natin na to, no? Kasi, para may shield tong isa nating aqua, tapos ang mangyayari, makakapag-heal pa siya. Tapos, yun nga, baka kasi yun yung tirahin, guys, no? Actually, tama lang naman yung tira na yun, no? Dapat palang ginawa natin dito, nagpas na lang tayo, no? Nagpas na lang tayo. Kasi ang mangyayari kasi pag nagpas tayo, guys, no? Dalawang aqua natin yung mamamatay. Kasi tumira rin yung ano niya, no? Yung plant niya, no? Ang mangyayari dyan, pag nagpas tayo, dalawang aqua natin yung mamamatay. So, dapat palang ginawa natin dito. Heal lang muna dapat pala to. Hindi muna tayo nag-all-in dito. Dapat nag-heal lang muna tayo dito. Which is, mahirap din naman ma-predict. So, para sa akin, guys, dapat ang ginawa natin dito. Hindi muna tayo masyado nagmadali. Dapat sinure natin na yung tira natin is mapapatay na tong ano niya? Itong plant niya. Kasi ito lang naman yung nagpahirap sa atin actually. Kasi di ba nakailang heal to kanina. So yun, ayun lang naman tingin kong pagkakamali natin dito. Nasustain niya ng sobra yung ano, yung plant niya. Kaya natalo tayo dito sa laban na to. Alright? So yun lang guys. Yun lang yung take ko dito sa may gameplay natin na to. Kayo ba? Comment na kayo sa comment section guys no, kung ano yung tingin nyong or sa loobin nyo dito sa may ano natin. Dito sa may gameplay natin na to. Alright? Dito guys, panoorin ulit natin siya guys, no? Bali ano to guys, 1 minute lang to. Kaya, mabilis lang to guys, no? Alright? So, simulan na natin. Alright. So, yun. Medyo bumakbak na agad siya guys, no? Napatay niya na agad yung isa nating aqua, round 2 pa lang. And nakagain pa siya ng isang energy. So, 3 energy siya next round. Nakaawan pa tayo ng dalawa. Putang ina talaga. Yan guys, no? Yun, kita nyo naman siguro guys kung paano yung nangyari guys, no? Feeling ko kasi, wala naman akong pagkakamaling ginawa dito eh. Sadyang talagang sinerte lang talaga siya sa cards, no? Kasi kung titignan nyo dito guys sa may, ano, sa may cards nyo guys, no? Simulan natin sa round 1. Sa round 1 guys, isang card yung binigay sa plant niya. Alright, round 2. Teka lang. Round 1. Round 2. Ayan, round 2, walang binigay na card sa ano niya, no? Sa plant niya. Round 3 guys, wala pa rin binibigay na card sa plant niya. Round 4 pa lang nagbigay. Ayan, round 4. Diba guys, kung titignan nyo, sobrang swerte niya sa bigayan ng cards. Round 4 binigay yung cards niya. Kung kailan, round 4 binigay yung cards ng plant niya. Kung kailan dalawang aqua na yung patay sa atin. So, saktong-sakto talaga yung bigay sa kanya. Kasi, yun nga, marami tayong naipon na energy. And, saktong-sakto, wala siyang energy.
pwede siyang umagaw. Nagigets nyo guys? Pero dito sa pagkakataon na to, wala na rin tayong chance ang manalo kasi nga, tatlo pa sila eh. Tapos, pure damage pa yan. Tapos, mayroon pa siyang plan. Alright, so yan, dihadong-dihado talaga tayo dyan. Isipin mo guys, no? Sa round 2, napatay niya na isang aqua natin. Round 3, patay niya na rin yung isang ano natin. Isang aqua natin. Diba round 3? Sobrang swerte niya sa cards. Patay niya agad yung ano natin, dalawa nating aqua. Alright, so kung titignan niyo yung cards natin guys, no? Round 2, wala pa tayong pang backdoor dahil wala pa tayong egg bomb. Round 3, wala pa din. Round 3, wala pa rin tayong egg bomb. Round 4 naman meron na, no? And round 4 meron na. Pero wala na, patay na yung dalawa nating ano, aqua. So, useless lang din. Di ba? Tapos, nanakawan pa tayo ng energy dito. So, para sa akin guys, swerte lang talaga siya dito. Ayun yung dahilan kung bakit siya nanalo dito. Swerte lang talaga siya sa bigayan ng cards. Yun lang. Alright, so, dito nag-critical pa nga siya eh. Pero kahit naman din mag-critical, talo pa rin tayo dito. No? Yun lang yung take ko dito sa may video natin guys. Ayan, kung ano, comment lang ulit kayo kung medyo ano yung sa lobby nyo dito sa may gameplay natin. Alright, so yun, isa pa. Sa last natin. Dito guys, sa pan last natin guys, no, ano lang to. 1 minute and 25 seconds lang to. Medyo mabilis lang to guys, no. Play natin, no. Alright. ABP. So, ano siya? Mech yung beast niya, no? And masakit din. Nag-burst na siya agad. Nag-burst na siya. And then yung napatay yung aqua natin. Naka-destroy tayo ng isa. So marami tayong energy guys, no? Ito yung energy natin. Nag-aantay lang tayo ng magandang cards dyan. Pero yun nga, ang tagal. So, minakbak lang natin. Kaso nga lang yun, yun nangyari. Patay na. Yun. Okay sana to guys, no. Kung hindi nga lang siya sana nag-shield, no. Patay sana natin yun eh. Kaso nag-shield siya eh. Manalo po sana tayo dun kung ano. Kung hindi nag-shield yun. Kung yung ano yung tumira, no. Kung nagpasana siya, no. Kung nagpas siya, possible baka talo siya dyan. Pero syempre, hindi naman siya magpapas dyan. No? Pero yun nga, nagkamali tayo dito guys sa part na to guys. No? Yan dito. Nano-turn tayo. Saan na ba yun? Ito, nano-turn tayo dito guys. Ganito yung tinira ko guys. Kasi nga, hindi ko na maaantay eh. Kasi magana yung dalawa kong ano. Dalawa kong aqua. So hindi ko na maaantay yan. Kasi yung mangyayari dyan, pagka hindi ako tumira dyan guys, dalawang ano yung mamamatay eh. Dalawa yung mamatay sa aking aqua, no. Ayun yung iniisip ko ng pagkakataon na yun guys, no. Dalawa yung mamamatay na aqua sa akin dyan kapag hindi ako tumira dyan. Kaya ang ginawa ko, tinry ko tong isugal na ma-heal. Kasi kung hindi ko isusugal yan guys, mamamatay din talaga yung dalawa kong aqua. Kasi ayun nga. Eh medyo minalas tayo dahil dito sa pagkakataon na to, medyo sa kanya pumabor yung pagkakataon, no? Sa kanya pumabor yung swerte. Yun din yung sasabihin ko dito. Kasi swerte naman talaga eh. Kasi kung kailan tayo tumira dito, kanina pa ito na magagays eh. Kung titignan nyo, no? Ayun, no? Kanina pa magayan eh. Round 3 pa lang, no? Yan. Kanina pa yan maga, actually. Hanggang umabot na ng, yan, round 4. Kung kailan na ano, tsaka kung kailan ano, titinira natin, tsaka naman siya naka-attract ng damage. So yun dun, feeling ko,
swerte lang talaga siya doon sa pagkakataon na yun. Tapos samahan pa ng ano, no? Medyo swerte-swerte rin yung sa bigayan ng cards. Kasi tayo, hindi pa rin tayo binibigyan ng ano eh. Backdoor eh. Ngayon guys, so kung titignan mo, no? Wala pa rin tayong egg bomb, no? Round 5 na nga tayo nagkaroon ng egg bomb, no? So, ayun. Sa cards pa rin talaga. Sa bigayan ng cards tayo minalas dito, guys. Kasi, yun nga. Ang plano ko kasi sana dito is, mababackdoor sana natin. Eh, sa kakaantay natin, guys, no? Binakbak tayo ng binakbak. Dahil magswerte rin siya sa bigayan ng cards. Kasi kung titignan mo yung history ng cards na, guys, no? Tignan mo. Tignan niyo yung plant sa may baba. Simulan natin sa round 1. Yung plant, isang cards, round 1. Round 2, isang cards pa din. Teka lang. Round 1, walang cards yung ano niya, no? Hindi binigyan ng cards yung ano niya. Bird, yung plant niya, no? So, swerte siya sa pagkakataon na yan dahil puro damage cards yung binigay sa kanya. Round 2, isang tail slap. Round 3, binigyan ng isang aqua stock, which is saktong-sakto rin talaga kasi titira na rin yung ano natin, bird natin. Ayun, at titira na rin yung ano natin, mga aqua natin. So yun, gumanda gamit niya. Tapos, ayun, round 4, binigyan na siya ng dalawang cards lang ulit. Hanggat sa matapos na yung round, ayun, napatay na natin. Di ba guys, kung titignan nyo, sobrang pumabor talaga sa kanya yung pagkakataon dahil puro sa damage yung mga aksi binigay yung mga cards. Alright, so yun. Feeling ko, dito minalas lang talaga tayo dito kaya natalo tayo dito. Naunahan niya tayo sa magandang cards. Alright, so yun lang yung ano ko dito, take ko dito sa may video natin ito. Alright, so yun. Kung meron kayong sa loobin sa may ano natin guys, sa gameplay natin na to guys, mag-comment lang kayo sa baba. Alright, so yun, babasahin natin lahat yan guys. Na-try natin replyan yan lahat sa abot ng ating makakaya. Alright, so yun. Yun lang, yun, ito na yung last na video natin guys, no? And sana guys may natutunan kayo sa video natin guys, no? And sana nagustuhan nyo yun. And kung nagustuhan nyo yung video natin guys, no? Huwag nyo kakalimutan i-like yung video natin and mag-subscribe na kayo sa channel natin para sa mga Axie tutorials, Axie strategies, and Axie gameplays pa. Alright, so yun lang guys, no? And yun nga pala, binibenta ko nga pala itong ano ko guys, no? Itong lineup ko na to, AAB lineup. Binibenta ko siya guys, no? Kasi plano ko magpalit talaga ng team. May itong matagal ko ng plano talaga guys, no? Sana ano guys, no? Kung may kilala kayong interesado guys, i-ano nyo lang guys kasi ibalalagay ko yung Facebook page or official Facebook ko sa may comment section. And yun, chat nyo lang ako doon. Doon natin pag-usapan sa chat yung transaction and yung price. Alright, so yun lang guys, no? Thank you sa panonood and God bless sa inyong lahat.